Ang isang malakas na lindol sa ilalim ng karagatan ay sumisira sa isang pasilidad ng pananaliksik at pagbabarena. Gayunpaman, habang ang mga nakaligtas na tripulante ay lumalabas sa ibabaw, natuklasan nila ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa kung ano ang sanhi ng lindol. Makakayanan kaya nilang makaligtas sa puwersa ng kalikasan? Isang kumpanyang tinatawag na Chen Industries ang nagsisikap na magsagawa ng pinakamalalim na drill sa Mariana Trench. Sa paglalagay ng Kepler-822, nagpadala sila ng isang pangkat upang magsaliksik ng isang hindi pa natutuklasang drilling zone sa nasabing trench. Iba't ibang mga artikulo ng balita ang ipinapakita, na ang isa sa kanila ay nagbabasa na may mga kakaibang nakikita sa drill site. Gayunpaman, tinanggihan ng kumpanya ang mga alingaungaw na ito. Sa Kepler-822 station, ibinahagi ni Nora, ang mechanical engineer ng istasyon, ang kanyang karanasan sa pagtatrabaho sa ilalim ng tubig sa mahabang panahon. Ayon sa kanya, ang pagtatrabaho sa ilalim ng tubig ng diretso sa loob ng maraming buwan, mawawalan ka ng pakiramdam sa araw at gabi. Ngunit para sa kanya, hindi ito mahalaga. Habang naghahanda para sa trabaho, nakarinig si Nora ng ingay. Nang lumabas siya ng locker room para tingnan ito, napansin niyang tumutulo ang tubig mula sa itaas. Pagkatapos ay biglang pumasok ang tubig sa karagatan sa pasilidad. Mabilis siyang tumakbo upang balaan ang iba tungkol sa paglabag sa presyon. Habang tumatakbo, nakasalubong niya ang kanyang crewmate na nagngangalang Rodrigo. Pumunta ang dalawa sa bulkhead, ngunit hindi nila ito maisara dahil naka-jam ang seal. Matagumpay na naayos ni Nora ang selyo at isasara na niya ito. Sa sandaling iyon, nakita niya ang ilan sa kanyang mga crewmate na tumatakbo patungo sa bulkhead, sumisigaw sa kanila na maghintay. Sa kasamaang palad, hindi sila makakarating sa oras kaya kailangan ni Nora na selyuhan ang bulkhead upang mailigtas ang natitirang bahagi ng istasyon. Biglang pumutok ang control panel dahilan para mahimatay ang dalawa. Nang magkamalay si Nora at Rodrigo, narinig nila ang babala na nagsasabing may napipintong structural failure. Ang lahat ng mga crewmates sa loob ng Kepler-822 ay pinapayuhan na pumunta sa pod base para sa agarang paglikas. Sa lumalabas, 70% ng istasyon ay nakompromiso at ang reaktor ay kasalukuyang hindi matatag. Sinubukan muna ng dalawa na makipag-ugnayan sa control center, ngunit nabigo. Sa oras na ito, nagsisimula silang pumunta sa mga pod bay. Nakakita sila ng gumaganang computer at naghanap si Nora ng pinakamalapit na pod bay. Habang ginagawa ito, tiniyak ni Rodrigo kay Nora na ang pagsasara ng bulkhead ay ang pinakamahusay na desisyon sa sandaling iyon. Di nagtagal, tinanong niya si Nora kung lindol ba ang sanhi ng pressure breach, ngunit hindi talaga sigurado si Nora. Matapos mahanap ang pinakamalapit na evacuation pod, mabilis silang kumilos. Gayunpaman, ang pagkasira na dulot ng insidente ay nagpapahirap ng kaunti para sa kanila na dumaan. Sa oras na ito, narinig nila ang isang lalaki na humihingi ng tulong. Kasunod ng boses ng lalaki, nakita nila si Paul, ang kaibigan ni Nora, na nakaipit sa ilalim ng ilang bato. Mabuti na lang at hindi naipit sa bato ang katawan ni Paul, kaya madali siyang tinulungan ng dalawa na makatayo. Pagkatapos, gumapang ang tatlo sa isang napakasikip na espasyo kung saan nakakita sila ng bangkay. Pagdating nila sa pod bay, nakita nila ang kapitan ng Kepler Station, si Lucien. Sa sandaling yon, nalaman ni Nora na ang lahat ng mga escape pod sa bay ay wala na. Nang makita sila, inutusan ni Lucien sina Rodrigo at Paul na tingnan kung nasaan ang mga submersible. At tinanong niya si Nora tungkol sa sitwasyon ng rig, na sinagot niya ito ay medyo masama. Nagulat si Nora na hindi muna nakatakas ang kapitan na may anak sa bahay. Sinabi ni Lucien na tungkulin niya bilang isang kapitan na tiyakin ang kaligtasan ng lahat bago ang sarili niya. Pagkatapos ay ginamot niya ang sugat ni Nora. Nagkakaroon ng breakdown si Nora, iniisip ang lahat ng mga taong hindi nakaligtas dahil isinara niya ang bulkhead. Inaalo siya ni Lucien at sinabihan siyang huwag nang isipin ang nangyari. Sa paglaon, nakarating si Nora sa pangunahing control base. Doon, nakita niya ang biologist ng istasyon, si Emily, at isa pang engineer na nagngangalang Liam. Maya-maya ay dumating sina Lucien, Rodrigo, at Paul. Nagiging malubha ang sitwasyon ng mga nakaligtas dahil hindi sigurado si Lucien kung darating ang tulong. Tinatasa nila ang sitwasyon at sa pagiging hindi matatag ng reaktor, maaaring mangyari ang isang meltdown. Magdudulot ito ng pagsabog at tiyak na papatay sa kanila. Sa pagtatantya ng oras na mayroon sila, naisip ni Nora na mayroon silang mga 30 minuto bago ang meltdown. Nang walang available na mga escape pod at submersible, nagpa siya si Lucien na pupunta sila sa Roebuck 641. Ang Roebuck 641 ay isa pang istasyon na halos isang milya ang layo mula sa Kepler. Nalilito, ang mga tripulante ay nagtanong kung paano sila pupunta doon na sinabi ng kapitan na sila ay lalakad. Plano ni Lucien na gamitin ang cargo elevator para bumaba sa sahig ng karagatan. Pagkatapos, dadaan sila sa access tunnel para makarating sa midpoint station. Pagkatapos singilin at linisin ang kanilang suit doon, susundin nila ang mga marker upang makarating sa Roebuck.
Sa oras na ito, sinabihan sila ni Liam na makinig sa huling transmission mula sa drill site. Habang nakikinig, nakarinig sila ng kakaibang ingay na umaalingaw-ngaw sa site. Ang masama pa nito, ang temperatura sa labas ay tumataas ng 0 degrees. Ang mga tripulante ay nagpapakita ng pagdududa tungkol sa plano ni Lucien, ngunit wala silang ibang pagpipilian. Kaya't lahat sila ay naghahanda gamit ang pressurized suit. Si Rodrigo ay nag-aabot ng mga helmet sa lahat, habang sina Liam at Paul ay kumukuha ng ilang baril. Dinadala nila ang mga baril bilang pag-iingat kung sakaling ang kakaibang ingay na narinig nila mula sa transmission ay nagmula sa anumang hayop. Sa kabilang banda, si Emily ay labis na natatakot at kinakabahan, ngunit sila assure her na magiging maayos ang lahat. Habang ang sahig sa itaas ng mga ito ay nawasak sa pamamagitan ng presyon, ang mga tripulante ay bumababa sa tubig. Sa kasamaang palad, ang panlabas na hatch ay nawasak. Sa sandaling bumukas ang pinto, ang presyon ay tatama sa kanila ng husto. Noon lang, nakita ni Nora na sira ang helmet ni Rodrigo. Agad niyang inutusan si Liam na isara ang pinto, ngunit huli na ang lahat. Nang bumukas ito, tuluyang nabasag ng pressure ang helmet ni Rodrigo, dahilan para sumabog ito. Si Emily ay sumisigaw sa takot habang nasasaksihan ang malagim na pagkamatay ni Rodrigo. Ngunit sa limitadong oksigen na mayroon sila, ang kupunan ay kailangang magpatuloy sa pagsulong. Nakatitig sa labas, walang nakita si Nora kundi ang madilim na karagatan. Pagdating sa cargo elevator, napagtanto ni Nora na dapat alam ni Rodrigo na sira ang kanyang helmet, ngunit ibinigay pa rin niya sa kanya ang nararapat. Samantala, kinikilabutan pa rin si Emily dahil first time niyang makakita ng namatay at brutal ito. Pagkatapos ay bigla na lang, nakakita ang crew ng distress signal na nagmumula sa isa sa mga escape pod. Iniisip na maaaring may nakaligtas, sinabi ni Lucien na may kailangang pumunta at suriin. Nagboluntaryo sina Paul at Liam para sa trabaho. Bago lumabas, iniabot ni Paul kay Emily ang kanyang paboritong stuffed animal na tinatawag na Paul Jr. dahil mahalaga ito sa kanya. Habang naghahanda ang dalawang lalaki na lumabas, nagsimula ng pag-uusap si Emily para mabawasan ang tensyon ng lahat. Tinanong niya sina Lucien at Nora kung kasal na ang alinman sa kanila. Si Nora ay tahimik habang sinasabi ni Lucien na siya ay may asawa at siya ay may isang anak na babae. Nang marating ng dalawa ang pod, nakita nilang nawasak ito at natatakpan ng isang uri ng algae. Ngunit pinagtatalunan ni Paul na hindi ito algae. Sa paghahanap pa, nakita nila ang bangkay ng kanilang tripulante. Sinabihan sila ni Nora na hayaan ito at bumalik na lang sila sa elevator. Ngunit hindi nakinig si Paul at nagpatuloy sa pagsusuri sa katawan. Sa pamamagitan ng kanyang kamera, nakita ng tatlo sa elevator na may gumagalaw mula sa likod ng bangkay. Pagkatapos ay biglang may lumabas sa likod ng bangkay at inatake si Paul. Sa kabutihang palad, nagawa ni Liam na barilin ang nilalang. Pagkatapos, dinala nila ito pabalik sa elevator. Ang nilalang ay halos kasing haba ng isang braso, at parang wala pang nakita ng sangkatauhan. Sa pagsusuri nito, natuklasan ni Emily na mayroon itong maliliit na mga kuko sa mga galamay nito. Iniisip niya na isa ito sa mga hindi pa natuklasang uri ng mga nilalang sa dagat na naninirahan sa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Sa kasamaang palad, nagambala siya nang mawalan ng lakas ang elevator. Sa kabutihang palad, nasa 200 metro lamang sila sa ibabaw ng sahig ng karagatan, at maaari lamang silang i-glide ni Nora pababa. Gayunpaman, nagsisimula silang marinig ang parehong ingay na narinig nila mula sa transmission kanina. Sa oras na ito, isang mabigat na nilalang ang dumapo sa ibabaw ng elevator. Tahimik silang nakikinig sa kanilang paligid, nagiging conscious sa mga nangyayari sa labas. Namulat si Paul at nagtanong kung sanggol lang ba ang nilalang na dinala nila. Maya-maya lang ay nakarinig sila ng malakas na ingay na sinundan ng ilang katok. Sinabi ni Lucien na kailangan nilang bumaba kaagad sa sahig ng karagatan. Pero ipinunto ni Nora na nakahiwalay na sila sa istasyon. Nagtataka siya kung bakit hindi pa sila bumababa. Sa oras na ito, isang malakas na kalabog ang nakakatakot sa kanilang lahat. Kapag nagsimulang sumabog ang Kepler Station, nakakita sila ng silhouette ng isang humanoid na nilalang sa itaas nila. Tapos biglang bumaba yung elevator. Mabilis na pumunta ang crew sa pressure chamber. Matapos maisuot ang lahat ng kanilang helmet, binuksan nila ang hatch at lumabas bago bumagsak ang elevator sa sahig ng karagatan. Pagkatapos, tumakbo sila sa midpoint station habang iniiwasan ang mga debris na nahuhulog dahil sa pagsabog. Gayunpaman, si Liam ay tinamaan ng mga labi. Si Nora at Lucien ay namamahala upang iligtas siya at dalhin siya sa lagusan ng pag-access. Sa kasamaang palad para kay Liam, nakalanghap siya ng ilang usok at nasira ang kanyang oxygen scrubber. Sinuri siya ni Nora at sinabing magiging maayos siya. Ngunit itinuro ni Paul na mayroon pa ring mga nilalang sa labas na maaaring pumatay sa kanila. As if on cue, nagsimula na naman silang makarinig ng malalakas na ingay mula sa labas. Ngunit pinaalis siya ni Lucien at sinabing ang mga labi lang ang nahuhulog. Inutusan din niya si Nora na i-activate ang mover para masakay nila ito habang dumadaan sila sa access tunnel.
Maya-maya, natuklasan ng mga tripulante na ang kanilang daanan ay baha dahil sa isang sirang bomba. Dahil dito, kailangan nilang maglakad. Ang masama pa, narinig na naman nila ang ingay ng nilalang. Nang walang ibang mga opsyon. Patuloy silang gumagalaw sa madilim at baha na access tunnel. Sa oras na ito, natuklasan nilang nakaharang ang kanilang daan. Lumangoy si Nora at humanap ng daan patungo sa kabilang panig. Agad naman siyang sinundan ng iba. Sa kasamaang palad, nang si Paul na, siya ay na-stop ng nilalang. Naririnig siya ng iba sa pamamagitan ng kanilang communication device na nagkakaproblema. Agad nilang hinila siya palabas ng tubig at sinabi ni Paul sa kanila na nakita niyang muli ang nilalang. Then all of a sudden, hinila siya pabalik ng nilalang sa tubig. Sinubukan nilang hilahin siya pabalik, ngunit tinanggal siya ng nilalang sa kanyang suit na naging sanhi ng pagtilamsik ng dugo sa kanyang helmet. Sa takot, agad na pumunta ang crew sa bulkhead. Nang makarating sa midpoint station, sinubukan ni Lucien na tumawag para sa tulong sa ibabaw. Ngunit wala siyang natatanggap na tugon. Samantala, pinag-uusapan ni Nora, Emily, at Liam ang mga nangyayari sa kanila. Sa pagtingin sa driller na tumitimbang ng 6,000 tonelada sa malayo, nagtataka si Liam kung paano ito napunit. Iniisip ni Emily na kasalanan nila ang lahat ng nangyari. Ayon sa kanya, ang planeta ay bumabalik sa kanila pagkatapos nilang makuha ito ng labis. Itinuturo niya na walang tao ang dapat na nasa pinakamalalim na bahagi ng karagatan. Nang marinig ito, natahimik ang lahat. Maya-maya, matapos makitang hindi na magtatagal ang istasyon, sinabi ni Lucien na hindi na sila maaaring manatili doon. Gayunpaman, dahil sa nasirang oxygen scrubber, hindi magtatagal sa labas ang suit ni Liam. Sinabi niya sa kanila na iwan siya, ngunit ayaw na nilang mawalan pa ng iba. Sa oras na ito, tinutulungan ni Nora, Lucien, at Emily si Liam na maglakad palabas. Pinayuhan din ni Lucien si Liam na huminga na lang ng malalim hanggang sa makarating sila sa robot. Nang marating nila ang marker 21, sa wakas ay nagpakita na ang nilalang. Tumigil sandali ang crew at naging maingat sa kanilang paligid. Mabilis na nag-iisip, inutusan sila ni Lucien na patayin ang kanilang mga ilaw. Biglang napalingon ang nilalang sa likuran ni Nora. Ngunit nang lumingon siya ay wala na ang nilalang at ganoon din si Liam. Tumingin sila sa paligid at nakita nila ang kanyang paa sa isang kuweba. Isinabit ang kanyang suit sa damit ni Nora, pumasok si Lucien upang iligtas si Liam. Pagkatapos makuha siya pabalik, bumalik si Lucien para sa baril. Biglang inatake ng nilalang si Lucien at pinaghahampas ito. Ngunit dahil naka-hook up ang kanilang mga suit, si Nora ay nakakaladkad din nang bitawan sila ng nilalang. Napunta si Nora sa isang plataforma habang si Lucien ay nakasalang sa ilalim niya. Nang sinusubukang tulungan ni Nora si Lucien, bumalik ang nilalang para sa kanila. Si Nora ay nakaharap sa nilalang na sinusubukang lamunin siya. Buti na lang at hindi kasya ang helmet niya sa bibig ng nilalang. Sa kagustuhang tulungan si Nora, sinaksak ni Lucien ang nilalang. Dahil dito, muli silang kinaladkad ng nilalang pataas. Para lumala pa ang kanilang sitwasyon, tumataas ang pressure level dahil masyadong mabilis ang kanilang pag-akyat. Kung hindi nila gagawin ang isang bagay, ang pressure ay papatayin silang dalawa. Upang mailigtas si Nora, isinakripisyo ni Lucien ang kanyang buhay. Sa pagsasabing magiging ayos lang, binitawan ni Lucien si Nora at pumutok habang kinakain siya ng pressure. Nalungkot si Nora tungkol sa pagkamatay ni Lucien, ngunit wala siyang pagpipilian, kundi ipagpatuloy ang kanyang pagpunta sa robot. Sa tamang panahon bago maubusan ng oksigen ang kanyang suit, nakapasok si Nora sa isang inabandunang unit ng expeditionary. Doon, nagpadala siya ng mensahe kina Emily at Liam na sinasabi sa kanila kung nasaan siya. Sa paglibot sa istasyon, nakita niya ang lumang uniforme ni Lucien. Sa sandaling yon, nakita niya ang isang card ng simpatiya at natuklasan na ang kanyang anak na babae ay namatay na. Pagkatapos, nakakuha si Nora ng mapa at sinusubaybayan ang kanyang distansya mula sa robot. Pagkatapos ay nagpalit siya ng lumang naka-pressure na suit na nakita niya sa istasyon at may dalang flare gun. On her way to robot, she keep on talking, hoping that she will reach Emily and Liam's communication lines. Pagkaraan ng ilang oras, sinimulang harangin ni Nora ang linya ng komunikasyon ni Emily at narinig siyang nagsasalita. Nagpatuloy siya sa paglalakad, sinusundan ang mga marker hanggang sa matagpuan niya sina Emily at Liam. Habang papalapit si Nora sa kanila, nataranta si Emily. Sa pag-aakalang isa si Nora sa mga nilalang. Agad niyang inaliw si Emily at tinanong kung kumusta si Liam. Buti na lang at buhay pa si Liam pero kailangan niyang kaladkarin dahil nasugatan siya. Habang naglalakad, nag-uusap sila tungkol sa buhay nila. May fiance pala si Nora pero nawala siya matapos mag-dive. Sa kabilang banda, sobrang in love si Emily kay Liam. Maya-maya pa, nakarating na rin ang tatlo sa robot. Gayunpaman, ang oxygen ni Emily ay nagsimulang maubos. Hinihikayat siya ni Nora na lumayo pa ng kaunti. Ngunit sa kanilang takot, natuklasan nila na ang pasukan ng robot ay nagiging pugad at lugar ng pag-aanak ng mga nilalang. Nang mapansin nilang natutulog ang mga nilalang,
Sinubukan nilang pumasok sa pamamagitan ng pag-off ng kanilang mga ilaw at tahimik na naglalakad sa kanila. Biglang nag-alarm ang suite ni Emily na nagbabala sa kanya na ang kanyang oxygen level ay nagiging critical. Ginising nito ang isang malaking nilalang na nagsimulang umatake kay Nora. Inutusan ni Nora si Emily na ituloy si Liam sa ligtas na lugar. Pagkatapos ng nilalang nabugbugin si Nora, nagsimula itong lamunin siya. Sa kabutihang palad, nagawa niyang barilin ito gamit ang flare gun at nakalabas sa butas na ginawa niya sa nilalang. Gayunpaman, ang iba pang mga nilalang ay nagsisimulang magising. Ngunit laking gulat ni Nora, hindi siya inaatake ng mga nilalang at tila lumalangoy paitaas na parang may malaking bagay na humihila sa kanila. Kinarga niya ang flare gun at nagpaputok sa direksyon kung saan sila pupunta. And horror creeps into Nora as she realized na ang nilalang na umatake sa kanila kanina ay napakaliit kumpara sa napakalaking nilalang na nasa harapan niya. Habang sinisimulan ng napakalaking nilalang ang pag-atake nito, sinubukan ni Nora na tumakbo sa loob ng istasyon. Gayunpaman, ang epekto ng pag-atake ng nilalang ay nagdudulot ng pagsabog at pinalipad si Nora. Sa kabutihang palad, bumalik si Emily para sa kanya at kinalagkad siya sa loob ng istasyon. Habang naubusan ng oksigen ang suit ni Nora, gumamit si Emily ng fire extinguisher para buksan ito para makahinga siya. Pagkagaling ng ilang sandali, nagsimulang maglakad ang tatlo sa istasyon. Ngunit dahil hindi sila pamilyar sa lugar, nahihirapan silang makarating sa mga escape pod. Sa kabutihang palad, nakahanap si Nora ng gumaganang computer at ginagamit ito upang mahanap ang pinakamalapit na pod bay. Noon lang, nakita ni na Emily at Liam ang napakalaking nilalang na nakatago sa labas ng istasyon. Nang sa wakas ay narating na nila ang pod bay, nagsimulang umatake ang nilalang sa istasyon. Sa kasamaang palad, bagamat may tatlong pod sa bay, dalawa lang sa kanila ang gumagana. Nang tanungin kung mayroon silang sapat na mga pod para sa kanilang lahat, nagsinungaling si Nora sa kanila at sinabing gumagana ang lahat ng tatlong pod. Pagkarinig nito, sinabihan ni Liam ang mga babae na mauna na sila. Pero dahil nasugatan siya, pinilit ni Nora at Emily na mauna siya. Habang inihahanda ni Emily si Liam para sa take-off, pinasalamatan siya ni Liam sa pagkaladkad sa kanya sa sahig ng karagatan. Pagkatapos, binigay sa kanya ni Nora si Paul Jr. at inutusan siyang ibigay ito sa pamilya ni Paul. Sa oras na ito, sinabi ni Emily kay Nora na kunin ang susunod na pod, ngunit iginiit ni Nora na kunin niya ito. Sa sandaling yon, napagtanto ni Emily na may mali sa ikatlong pod. Nagiging emosyonal siya dahil ayaw niyang iwan si Nora. Ngunit ipinangako sa kanya ni Nora na maaari niyang ayusin ito sa oras. Sinabi ni Emily na matutulungan niya siya, ngunit tumanggi siya. Ipinunto ni Nora na hindi dapat sayangin ni Emily ang pagkakataong makasama si Liam. Pagkatapos, tinulak niya si Emily sa loob ng pod. Sa huling pagkakataon, sinubukan ni Emily na lumabas, ngunit sinuntok ni Nora ang kanyang mukha. Matapos humingi ng tawad sa kanya, nangako si Nora na magiging maayos ang lahat. Kapag matagumpay na nailunsad ang dalawang escape pod, isang paaralan ng mas maliliit na nilalang ang sumusunod sa kanila. Samantala, ang napakalaking isa ay nananatili sa istasyon. Matapos matiyak na ligtas ang kanyang mga kaibigan, umupo na lang si Nora sa sahig, handang tanggapin ang kanyang kamatayan. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa napakalaking halimaw na nasa harapan niya. Sa oras na ito, nakikita ni Nora sa isang monitor na mas maraming nilalang ang sumusunod sa dalawang escape pod. Nang makita ito, nagpa siya siyang ibagsak ang mga halimaw sa wakas. Na-overload ni Nora ang nuclear core ni Roebuck at nagdulot ng matinding pagsabog sa ilalim ng tubig. Naisinakripisyo ang sarili para sa kanyang mga kaibigan. Ang pagsabog ay pumatay sa lahat ng mga nilalang, kabilang ang napakalaking isa, na nagpapahintulot kay Emily at Liam na makabalik sa ibabaw ng ligtas. Ang eksena ay nagbago sa isang artikulo ng balita tungkol kay Emily at Liam na nakaligtas sa insidente sa istasyon ng pagbabarena. Gayunpaman, hindi pinapayagan ng industry si Emily o Liam na makapanayam sa publiko. Tumanggi rin ang kumpanya na magbahagi ng anumang mga detalye tungkol sa insidente. Lahat ng tungkol sa aksidente ay ginawang classified. Nagtatapos ang pelikula sa pagpapatuloy ng proyekto ng pagbabarena ng Tian Industries, kahit na hindi pa malinaw ang nakaraang insidente.